Ita-translate po natin ang khutba o ang mensahe ng khutba sa araw na ito, araw ng Biyernes, na kung saan napakahalagang topic po ito, lalo na po sa mga bagong Muslim na dapat nila maintindihan ang bagay na ito. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal. فإن الله يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ang lahat ng pagpuri at pasasalamat ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan, naway ang kapayapaan ng habag at ang pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapa sa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang huling sugo, sa kanyang mga sugo, lahat ng mga propetang nauna sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasamaan, at sa lahat ng taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, una ko pong pinapayuhan ang aking sarili. Pagkatapos kayo na, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, na malalakas ang mga pananampalataya, malalakas ang mga iman, na katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at totoong pagkatakot, at huwag nating hahayaan na tayo ay babawian ng buhay maliban na lamang na tayo ay mga mananampalataya, mga Muslim. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Quran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sino man ang maghanap ng ibang pananampalataya maliban sa Islam, ay sa araw na paghukom, kapag siya ay namatay sa ganoong bagay o ganoong kalagayan, hindi tatanggapin sa kanya ang kanyang iman o ang kanyang pananampalataya o ang kanyang relihiyon kung ito ay hindi pagsunod, pagsukat, pagtalima sa kautusan ni Allah. Ito ang Islam. At siya ay mapapabilang sa mga taong talunan, mga taong nalugi, mga taong nasawi dito sa mundo hanggang sa araw ng paghukom. So kaya naman, sa oras na ito, okay, kinakailangan natin malaman kung ano nga ba ang kahalagahan ng iman na tinatawag o yung tinatawag na pananampalataya. Ang iman na kung saan ito ay nasa Quran, ito ay nasa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ba ang katotohanan ng iman o ang pananampalataya? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakaraming bagay dito sa mundo na kung saan maaaring ikaliligaya ng isang tao. Zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginawang mabuti o ginawang maganda sa paningin ng tao ang pagnanasa sa mga bagay dito sa mundo. Unang-una na dito ang nisa, ang mga kababaihan. Sumari, ang isang tao makatagpo ng mapapangasawa niya, naging maligaya siya doon sa babae na yun. Okay? At ang pag-aasawa sa Islam, pinag-uutos yan ng Islam. Ang pag-aasawa, pinag-uutos yan ng Islam. Bagkus, ang pag-aasawa ay kabilang sa mga sagradong pagsamba. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fi budi ahadikum sadaka." At sa paglapit ng isa sa inyo sa kanyang asawa ay sadaka. Meron siyang charity. Sabi ng mga sabaya, "Rasulullah, ayati ahaduna shahwatahu fa yakunu lahu sadaka." Ya Rasulullah, ang isa ba sa amin ay lalapit siya sa kanyang asawa upang ilabas ang kanyang pagnanasa, meron pa rin siyang sadaka, meron pa rin siyang gantimpala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin niyo nga sa akin, kung siya ay ilalabas niya ang kanyang pagnanasa sa ipinagbabawal ng Allah, ano makukuha niya? Sabi niya, kasalanan. Eh kung ilalabas niya sa ipinapahintulot ni Allah, makakakuha siya ng gantimpala. Nakuha natin? So ibig sabihin, ang pag-aasawa sa Islam, ito po ay kaligayahan ng isang tao, maaari dito sa mundo. Okay? At yan ay pinabuti sa ating mga puso. Ngunit, minsan ang isang tao, kahit na siya ay mag-asawa ng isa, dalawa, tatlo, apat, ay hindi pa rin niya nakakamtan ang tunay na kaligayahan kapag nawawala sa kanya ang bagay na ito. Ano po yun? Ang iman, ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi pa ng kasunod ng talata na yan, wal banin, ang mga anak. So kaligayahan ng isang tao ang kanyang anak. Kapag nanganak ang isang tao, walang ibang pinakamasayang sigurong tatay na mabiyaan ng kanyang anak. Okay? Ngunit, makikita natin sa mga kasaysayan na bagamat ito ay kaligayahan ng isang tao, sinusubukan pa rin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Namamatay ang kanyang anak. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng kanyang anak na lalaki ay namatay. Mga bata pa lamang sila.
si Qasim, Al-Qasim, si Abdullah, okay, si Ibrahim, lahat sila ay pumanaw o namatay na sila ay mga maliliit pa lamang. Bagamat ito ay nagpapaligay sa isang tao, sinusubukan pa rin tayo ni Allah. Katulad ni Propeta Ibrahim alayhi salam, ang kanyang pinakamamahal at kanyang unang anak na si Propeta Ismail alayhi salam. Nung siya ay sinubukan ng Allah, ano yung pagsubok na yun? Nasa tingin ko ito ang pinakamabigat na pagsubok sa isang tatay o sa isang ama. Ang kanyang kakatayin ang kanyang anak bilang pagsunod sa utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nung si Propeta Ibrahim ay nagsabak, nagtimpi, pati ang kanyang anak ay nagtimpi, ya abati, ifal ma tumar satajiduni insha'Allah, minasabirin o aking ama, gawin mo kung anong ipinag-uutos sa iyo, insha'Allah matatagpuan mo ko na kasama sa mga matitimpiin. Kasama sa mga masasabar, malakas ang pagtitimpi. So nung si Propeta Ibrahim ay gagawin niya na ang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagmalaki ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Ibrahim sa kanyang mga anghel. Nang sumigaw ang mga anghel, O Allah, ayan po ang inyong alipin, gagawin niya kung ano ang inyong pinag-utos. Ipinagmalaki siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel. Nakita niyo si Propeta Ibrahim, ang aking tinatawag na matalik na kaibigan, Khalilullah, na si Propeta Ibrahim, na kung saan kanyang gagawin, tutuparin ang kanyang ang aking pinag-uutos sa kanya, na kahit na mahal niya ang kanyang anak, pero mas mahal ako ni Propeta Ibrahim. Nakuha natin? So hindi ipinapakita ni Propeta, ni Allah subhanahu wa ta'ala, na si Propeta Ibrahim kakatayin niya ang kanyang anak. Kundi ang pinapakatay doon ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay kung sino ang mas mahal ni Propeta Ibrahim, si Allah o ang kanyang anak. Pinilit ni Propeta Ibrahim ay ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagsunod sa kanyang utos. Ngunit kaagad itong pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang tupa na kung saan yun ang nakatay ni Propeta Ibrahim at hindi si Propeta Ismail ang kanyang nakatay. Nakuha natin? Dahil sa habag ng Allah, dahil sa pagsunod niya sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qanatirin. At ganun din ang mga bagay dito sa mundo, katulad ng mga sasakyan, katulad ng mga ginto, katulad ng pilak, katulad ng mga salapi. Tignan nyo yung mga mayaman. Tignan ninyo yung mga malaki ang pera. Nakontento ba sila? Naging masaya ba silang tunay? Naging sila ba ay maligaya sa kabila ng kailang sila ay nagmamayari ng mga libu-libong ektaryang lupa, mga sasakyan, mga pera, mga salapi? Tunay ba sila naging masaya dito sa mundo? So hindi. So saan bagay magiging maligaya ang isang tao? So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Quran, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila na mga nananampalataya, iman, pananampalataya. So dito ang tunay na kaligayahan ng isang tao. Wallahi mga kapatid sa pananampalataya Islam, ito ang pinakamalaking gabay, ito ang pinakamalaking biyaya sa atin ng Allah na hindi mo matutumbasan ng kahit anong bagay dito sa mundo. Ang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Sapagkat sila ng mga nanampalataya na hindi nila hinaluan ng kahit anong bahid ng pagtatambal ang kanilang pananampalataya, ulaika lahumul aman, ay mapupunta sa kanila ang tunay na kapayapaan. So mga kapatid sa pananampalataya Islam, hanuhin natin ang kayamanan kung wala naman tayong kapayapaan. Nakuha natin? Isipin nyo kung ang Saudi Arabia, kanila bang may enjoy ang kayamanan? Maaring pinakamayaman na bansa sa buong mundo ang Saudi Arabia. Sa langis, sa mga minerals, sa mga gold, okay, at sa pera. Pero sa isipin natin, ma-enjoy ba nila ang kanilang kayamanan kung wala silang kapayapaan, kung katulad ng mga nangyari doon sa Palestine o nangyari doon sa mga tao doon sa Syria? So hindi ba nilang ma-enjoy? Kaya si Propeta Ibrahim alayhi salam, nung iniwan niya ang kanyang mag-inarito na si Hagar at si Ismail, nanalangin siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang unang panalangin, O Allah, biyayaan mo sila ng kapayapaan bago niya hiniling ang biyaya. Hindi niya hiniling ang biyaya muna tapos ang kapayapaan. Hindi, inuna niya ang kapayapaan dahil ang kapayapaan ang isa sa mga malaking biyaya. Wallahi, ito ay hindi nararamdaman ng marami sa mga tao. Na ang kapanatagan, ang kapayapaan sa ating sarili, malusog na katawan, malusog na pamilya, maayos na asawa, maayos sa mga anak, hindi napapansin ng maraming tao na isa ito sa mga malaking biyaya na ibinibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako natin, saan natin makukuha yon? Ang kapayapaan ng kapanatagan? Sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum muhtadun, at sila ay mga matatag dito sa mundo.
matatag dito sa mundo sa harapan ng mga pagsubok dahil mayroong mga tao walang pananampalataya, sinubukan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, binigyan ng pagsubok, anong ginawa niyang solusyon? Ang kanyang solusyon ay kamatayan. Akala niya, yun ang solusyon sa kanyang problema. Pero ang isang mu'min, ang isang mananampalataya, at tulad ng sinabi ng Propeta Muhammad SAW, nakakamangha ang isang mananampalataya, kung siya ay daratnan ng mabuti, siya ay magpapasalamat, at kung siya ay daratnan ng masama o hindi ginugusto ng kanyang sarili, siya ay magtitimpi at lahat siya ay mayroong gantimpala sa bagay niya. Subhanallah, mabuti o masama ang darating sa kanya, pareho siyang mayroong gantimpala. Bakit? Kasi mayroong siyang pananampalataya. Alam niya ng lahat ng bagay dito sa mundo ay galing kay Allah. Hindi siya susubukan ng Allah maliban lamang na hindi niya ito malalagpasan o hindi niya ito makakayanan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang sarili o ang isang tao maliban lamang na ito ay madali para sa kanya. Nakuha natin? Pero dahil siya ay mayroong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, matatag siya sa mga pagsubok dito sa mundo, pati sa kabilang buhay. Maski sa libingan, tatanungin siya, sino ang Panginoon mo? Okay, sino ang propeta mo? Sino ang ano ang reliyon mo? Okay? Okay, tulungan bro. Arawan mo na dito tayo. Okay. Sino ang Panginoon mo? Sino ang propeta mo at ano ang reliyon mo? Ang isang taong matatag dito sa mundo, ang kanyang sasabihin ang Panginoon ko ay si Allah, ang propeta ko ay si Muhammad, o kung siya ay nabuhay sa panahon ni Jesus Christ, o ni Moises, o ni David, ang kanyang sasabihin niya yung propeta ay sinugo sa kanyang panahon. At ang reliyon ko ay pagsunod, pagsukot, pagtalima sa utos ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ng Islam. Subhanallah, hindi lahat ng tao ay nabibiyaan ng ganitong bagay. Dahil kamakailan lamang, no, mayroon tayo ng mga napapanood sa mga video na sa oras ng kamatayan o hinihila ng anghel ng kamatayan ang kanyang kaluluwa, sinasabi ng kanyang katabi, sabihin mo, aking ama, la ilaha illallah, sabihin mo, la ilaha illallah, pero hindi niya ito masabi. Ang pinakamalapit na tao kay Propeta Muhammad SAW ang kanyang tito, na si Abu Talib. Sumuporta sa kanya before at after siya naging propeta. Sumuporta sa kanya before and after siya naging propeta. Nandoon na sa tabi niya si Abu Talib. Pero kahit na siya ay malapit na kamag-anak ni Propeta Muhammad SAW, hindi mapapakinabangan, okay, ang pananampalataya o hindi niya mapapakinabangan ang kanyang pagiging malapit kay Propeta Muhammad SAW. Bakit? Kasi namatay siya na walang pananampalataya. Namatay siya na hindi nanampalataya sa mensaheng dala-dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakuha natin? So, ang isang tao na mayroong iman na hindi niya hinaluan ng kahit anong pagtatambal o shirk ang kanyang iman, ang kanyang pananampalataya, anong mapupunta sa kanila? Kapayapaan, biyaya ng kapanatagan. Pangalawa, ang pagiging matatag dito sa mundo at sa araw ng paghukom. So ang iman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam o ang tinatawag ng pananampalataya, ito ay sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng Quran, "Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nilikha niya ang kamatayan, nilikha niya ang buhay upang tayo ay susubukin kung sino sa atin ang mayroong pinakamagandang gawain. Hindi sinabi ni Allah kung sino sa inyo ang pinakamaraming gawain. Ang sabi ni Allah, sino sa inyo ang mayroong pinakamagandang gawain? Ano yung pinakamagandang gawain? Yung mayroong ikhlas, yung mayroong sunnah, yung mayroong kondisyon na ginampanan mo ang mga mabubuting pagsamba. Nakuha natin? Walang kwenta kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na ikaw ay lumalabas sa kanyang landas, o ikaw ay nananatili sa mga masjid, o nagbabasa ng Quran, o ano pa mang bagay, ngunit kung wala ang ikhlas, wala ang mutaba'a o pagsunod kay Propeta Muhammad SAW, hindi ito nakakounted as a mabuting pagsamba. Dahil ang lahat ng pagsamba ay mayroong dalawang kondisyon. Unang-una ang ikhlas, pangalawa ang pagsunod sa sunnah ng Propeta Muhammad SAW. Kaya nga ito ang ibig sabihin ng mabuting gawain. Hindi niya sinabi na upang makita ang sino man sa inyo ang pinakamaraming pagsamba. Ang sabi ng Allah, upang subukin kung sino sa inyo ang mayroong pinaka mabuting, pinakamainam na pagsamba. So ang iman, mga kapatid, sa Islam ay meron siyang tatlong maratil. Meron siyang tatlong bahagi. Meron siyang tatlong stage. Okay? Ang iman, meron siyang tatlong stage. Unang stage ng iman, ang Islam na tinatawag. Ang Islam. Ano po ba ang Islam?
Ang Islam ay mayroong dalawang kahulugan. In general, okay? At para sa special para sa mga Muslim. Pag tinanong kayo ng mga non-Muslim, anong ibig sabihin ng Islam? Ang isasagot nyo yung general. Ano po ba yon? Ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa utos ng Diyos. Which is ito ang reliyon ng lahat ng mga propeta. Ngunit pag tinanong ka ng isang kapatid mo na Muslim, ano ang Islam? So ang Islam in specific meaning, ang ibig sabihin ng Islam, shahadatu an la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, wa iqamus salah, wa ita'i saka, wa samu ramadan, wa hajjul bayt, liman istata'a ilayhi sabila. Ang Islam, kapatid, ay ang pagsabi ng la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, at ang pagsasagawa ng salah, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ang pagbibigay ng zakah, kung ikaw ay merong kakayanan at ang paglalakbay doon sa Makkah o ang Hajj, kung ikaw rin ay merong kakayanan. Kapag hindi mo ito ginagampanan, walang Islam sa iyo, kapatid. Nakuha natin? Yan ang ibig sabihin ng Islam. Walaikum salam wa rahmatullah. At ito ang unang stage ng pananampalataya. Ang unang stage ng pananampalataya, ang tinatawag na al-Islam. Ang pangalawang stage ng iman, okay? Ay ang katulad ng itinanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung merong isang tao na dumating sa kanya, okay, na hindi nakikita ang kahit anong bakas ng paglalakbay sa kanya, okay, malinis siya, umupo sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang hadis nito ay mahaba, at actually ang nagtanong sa kanya nun ay si Anghel Gabriel na nagkatawas sa katawang tao. Umupo siya sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa dumating sila sa tanong ng iman. Ang sabi ng tao na yon na si Anghel Gabriel, okay? Sabi niya, "Wamal iman? Ano ang iman? Ano ang pananampalataya?" Ang iman, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi." Ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang iman ay ang paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang iman. Maniwala ka sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi mo siya pagtatambal. Pangalawa, ang maniwala ka sa kanyang mga anghel. Pangatlo, ang maniwala ka sa kanyang mga libro ng kasulatan o Book of Revelation. Pangapat, ang maniwala ka sa kanyang mga propeta, mga sugo. Panglima, ang maniwala ka sa araw na paghukom sa paraiso at sa impyerno. At panghuli, ang pang-anim, ay ang maniwala ka sa tinatawag na qadar o ang tinatawag na destiny o ang tadhana na tinatawag. Na lahat ng tadhana dito sa mundo, mabuti man o masama, lahat ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha natin? So kung gusto niyo magdagdag ng explanation dito sa Arkanon Iman, maaari kayo mag-aral dito sa Dawa Center. Nakukuha po yan sa level 2. Ito, diba? Sa level 2 nakukuha yan. No? So ito ang ikalawang stage ng iman, yung tinatawag na arkan al-iman. Ang pangatlong stage ng iman at ito ang pinakamataas na antas ng iman ay ang tinatawag na ihsan. Al-ihsan. Ano ang ihsan? Nung tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang ihsan? Okay? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anta abdullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara." Ang sambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala na parang mo siyang nakikita. So ang isang tao, subhanallah, kung aabot ang kanyang pananampalataya sa pinakamataas na antas ng iman, yung tinatawag na al-ihsan, okay? Pag siya isasambay niya si Allah, para siyang nakaharap kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya mapupuno ang kanyang puso ng khusyu na tinatawag. O yung takot, o yung concentrate, ang khusyu ay kasama sa mga gawain ng puso. Na kung saan kailangan natin to sa ating mga pagsamba, okay? So, sabi ng Propeta Salam, ang ihsan ay ang sambahin mo si Allah na para mo siyang nakikita. At kung hindi mo siya magawa na sambahin na para mo siya nakikita, isipin mo na siya ay nakakakita sa iyo. Yan ang tinatawag na ihsan. Ang pinakamataas na antas ng iman. Nakuha natin, bro? So ito ang tatlong stage ng iman. So ang tanong, ano ba ang katotohanan ng iman? Ano ba ang tunay na ibig sabihin ng iman? Maraming mga Muslim, o nagsasabi na sila ay mga Muslim, na sila ay wala sa tunay na turo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng iman para sa kanila. Meron sa mga tao na tinatanggap ang ilang katuruan sa Islam at inaayawan ng ibang turo sa Islam. Merong ibang tao na lumalabas sa, kumbaga kung tawag natin ito, kung ating halimbawa ang iman, i-square natin, meron sa kanila ang sinasabi na kapag lumabas ka sa bilog na ito, sa iman na ito, hindi ka na isang
Muslim, okay? Sa Islam, okay, ang paniniwala at ang tamang paniniwala ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaa o yung mga taong nagkaisa sa Quran at saka sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang iman ay bagay na kung saan ito ay nadadagdagan at nababawasan. Nadadagdagan sa pamamagitan ng pananampalatay at pagsunod sa kautusan ng Allah at nababawasan sa pamamagitan ng pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming mga tao na ang akala na ang iman ay isang bagay lamang. Halimbawa, okay, ipinagbabawal ang pag-inom ng alak. So, mayroong isang Muslim na kainom ng alak. Sabi nila, ang tao na ito ay hindi na Muslim. Okay? Hahatulan nila na isa na siyang kafir. Wali'adhu billah. So ano ba ang dahilan kung bakit nahinatulan na ito ay isang kafir? Ano ba ang dahilan kung bakit nasabi nila na ito ay wala na sa Islam? Binuksan ba niya ang kanyang puso? Uminom lang siya ng alak? At sinabi niya hindi na siya Muslim. Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong isang tao na palaging dinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay pinapalo. Bakit kasi lagi siyang umiinom ng alak? Hanggang sa minura siya ng isang tao. Sabi niya walang hiya tong tao na ito. Okay, sumpain siya ng Allah. Napakaraming beses nang dinala rito at hindi pa rin nagtatanda, umiinom pa rin ng alak. Pinigilan siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya huwag mong isusumpa ang iyong kapatid. Bakit? Dahil siya ay mahal niya si Allah at mahal niya ako. Kung hindi niya mahal si Allah at hindi niya mahal ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya darating dito upang tanggapin ang nakabataw na parusa sa pag-inom ng alak. Okay? Ngunit hindi siya hinatulan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay wala na sa Islam. Subhanallah, mayroong mga ganitong klase ng tao. At ngayon sikat sila sa pangalang ISIS o yung tinatawag na Daesh. Sila ang mga Khawarij sa panahon natin ngayon. Ang Khawarij, okay, para sa kanila is ang iman is isang bagay lamang. Nakuha natin. Ang tingin nila sa gobyerno ng Saudi ay hindi na daw Muslim sapagkat ang gobyerno ng Saudi ay nakipag-alayan sa Amerika o sa anumang bagay, ano pa mga bansa, no? Ibig sabihin nakipagkampi sa mga kafir o yung mga disbeliever. So akala na mga disbeliever na mga Muslim, hinati mo ba ang puso nila? Hanggang sa hinatulan na ang mga scholars, ang mga ulama, yung merong kaalaman, sabi nila, ang ulama nito ay isang kafir. Subhanallah, ulama, merong kaalaman, nag-aral ng Quran, nag-aral ng Sunnah. Tapos sabi niya, ang ulama nito ay walang iman o walang pananampalataya. So sila ngayon yung mga tao na gumagawa ng fitna sa umuna ito. Hindi ko na kailangan sabihin, baka may mga bagong Muslim dito, napapanood natin sa video ko ano yung mga ginagawa nila. Nakuha natin, pasok sa mosque, anong ginagawa? Okay, nagbibigay ng mga lason. So ito ay kaligawan, wallahi kaligawan. Dahil ang tingin nila sa mga Muslim ay pag wala sa kanilang grupo ay hindi na mga Muslim. Paliado din natin. Sa Islam, ang ibig sabihin ng iman, okay, ay atikadun bil qalb, wa qawlun bil lisan, wal amal bil jawari. Ito po ang tunay na kahulugan ng iman. Ang iman ay nadadagdagan, nababawasan, hindi po ito isang bagay. Maring ang isang tao ay gumawa ng kasalanan pero hindi siya kaagad-agad mawawala sa Islam. Maliban lamang kung gagawa siya na makakalabas sa Islam. Pero ang punto, kahit na siya ay gumagawa ng kasalanan, hindi natin siya pwedeng hatulan na siya ay isang kafir o walang pananampalataya. Mababawasan ang kanyang iman. Pero maaari siyang magbalik loob, maaari siyang magtawba at lalakas ang kanyang iman sa pamamagitan ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang kahulugan ng iman, ang katotohanan ng iman ay ang sinabi ng mga scholars, sinabi ng mga ulama. Ang iman ay ang paniniwala sa puso. Pangalawa, ang pagsasabi ng dila. At pangatlo, ang gawain ng ating mga katawan. Ito ang tunay na kahulugan ng iman. I'tiqadun bil qalb, gawain ng puso, ang paniwalaan mo sa iyong puso, ang sabihin ng iyong labi, at gampanan ng iyong katawan. Nakuha natin? Ang iman na kung saan ikaw ay naniwala sa iyong dila. Naniwala ka sa iyong gawain, pero hindi ka naniwala sa iyong puso, anong katumbas niyan? Munafik ang tao diyan. Doon natin. Ang mga munafik, nagsasabi ng La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ang mga munafik, nagsasala kasama ng mga Muslim. Pero sa kanilang puso at revelation ni Allah, nalaman natin na sila ay mga munafik. Okay? Hindi sila mananampalataya sa Islam. Hindi sila mananampalataya kay Propeta ng Islam, kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanilang puso ay tinatago na ang tinatawag na pagkakupar o kawalang pananampalataya. Nakuha natin. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mga munafiqun,
Kapag nakikita nila ang mga mananampalataya, sinasabi na kami ay nananampalataya. At kapag sila ay pupunta naman sa kanilang mga shayatin, yung mga shaytan nila, yung mga kakampi nila na hindi mga Muslim mula sa mga kufar, ang sinasabi na kami ay kasama ninyo. Katotohanan kami ay nanglalait lamang sa mga Muslim. Yan ang kanilang sinasabi. Ang iman na merong puso, merong salita, pero walang gawa, ang katumbas po nito ay ang mga hindi mananampalataya. O yung tinatawag ng mga kufar o yung mga musyrikun. Okay? So sila ay hindi nila napakinabangan, although naniniwala sila sa kaisahan ng Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Quran, wala isa altahum mang kalakahum layakulun Allah. At kung tatanungin mo sila, sino ang lumikas sa kanila? Ang sasabihin nila si Allah, yung Diyos na nasa langit. Pero hindi sa kanila tatanggapin ang kanila. Pagsamba, bakit? Kasi tinanggal nila ang ikalawang ibig sabihin ng tauhid, ang tauhid al-uluhiyah. Ang tinanggap lang nila ang tauhid rububiyah, ang paniniwala na si Allah ang Panginoon, tagapagdikha, pero hindi nila tinanggap ang tauhid uluhiyah, yung pagsamba kay Allah ng nag-iisa at hindi pagtatanggap. Kaya hindi tinanggap sa kanila ang kanilang pananampalataya. Nakuha natin? So dahil sa iman na ito, mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ay nagpadala ng mga libro, nagpadala ng mga sugo, at kung babasahin natin ang lahat ng talata sa loob ng Quran, tumutukoy po ito sa isang bagay. Ano po yun? Ang iman, ang kahulugan ng tinatawag na pananampalataya. Which is ang ibig sabihin ng iman, paniniwala sa puso, pagsabi ng salita, at gawain ng ating mga katawan. Lagi natin mababasa sa loob ng Quran, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ang ibig sabihin ng iman, sabi ng Allah, at balitaan mo, O Muhammad, sila yung mga nanampalataya, iman, at gumawa ng mga mabubuti. Ang tunay na iman ay mayroong gawa. Hindi ang kahulugan ng iman, mananampalataya, O Allah, naniniwala na ako siya, aman to billah, o malaikati, wa kutubi, wa rasuli. Pagkatapos hindi mo naman gagampanan ang mama, ipinag-uutos sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang iman na wala sa gawa, ito po ay useless, walang kwenta. Ang tunay na pananampalataya ay mayroong gawa. Kaya sinasabi ng Allah, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Nakuha natin? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumpa ko sa panahon, ang lahat ng tao ay nasa kalugian, maliban lamang sa mga nanampalataya, at gumawa ng mga mabubuting bagay. So hindi dapat natin paghiwalayin ang paggawa o yung pananampalataya at yung mabubuting bagay. Kaya naman, mayroong isang hadith na napakaikli lamang, pero sumaklaw ito sa kahulugan ng iman. Nung mayroong isang sahaba na pumunta kay Propeta, sinabi ng tao na, Ya Rasulullah, sabihin niyo po sa akin ang isang bagay na matatandaan ko po palagi na magpapalakas ng aking iman. Kasi yung tao na yun ay dumami na sa kanya ang tawag dito mga kautusan ng Islam. Okay? Hindi niya na matandaan lahat. Mayroong pag-aayuno, mayroong zaka, mayroong hajj, okay? Mayroong pag-aalaga ng mga mahihirap o yung mga orphans, mayroong pagiging mabuti sa asawa. So parang hindi niya na matandaan lahat yung fiqh, yung tawhid, yung hadith. Sabi niya, Rasulullah, bigyan niyo po ko ng isang payo na kung saan tatatak ko sa isip ko at hindi ko po makakalimutan. Ang sabi ng Propeta Muhammad SAW, napakasimple na bagay. Kul amantu billah, sumastakim. Sabihin mo, naniniwala ko kay Allah at gampanan mo ang sinabi mo na yun. Sabihin, kung ikaw naniniwala ng la ilaha illallah, dapat mong gampanan ang mga kondisyon ng la ilaha illallah. At isa sa mga kondisyon ng la ilaha illallah, al-inqiyad wa ta'a, iyong pagsuko mo sa ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha natin? Halimbawa, isang babae, no? Sasabi ng babae na yun, subhanallah, ito ay madalas natin nakikita sa Facebook. Kapag ka mayroong picture doon na babaeng nakahijab, pero masikip ang kanyang damit, okay, masikip ang kanyang damit, mayroong magko-comment na isang sister din, Muslim. Subhanallah, kafir, kafir, kafir. Wala sa Islam. Pero pag tinignan mo yung turo kay picture na, wala siyang hijab. Okay? Sinasabi niya sa comment, sabi niya, wala sa Islam yan. Nag-hijab ka pa, pero fit naman yung damit o yung pantalon. Pero yung nag-comment, tignan mo yung kanyang profile pics, wala rin siyang hijab. Ha? Nakalabas yung kanyang leeg, yung kanyang dibdib. So, ang ibig sabihin ng iman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, no? Ito po ay salita, gawain ng puso, at ang ating gawain ng ating katawan. Yan ang ibig sabihin ng iman. So, kasama sa mga gantimpala o kabutihan ng iman, no? Ang iman ay siya ang makakapagligtas sa atin dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay.
Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanong siya ni Abu Huraira radhiyallahu anhu, sinabi ni Abu Huraira, "Ya Rasulullah, man as'alun nas yawmal qiyamah? Sino pang pinakamasayang tao sa araw ng paghuhukom?" Ang sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As'alun nas yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbi." Ang sino man ang magsabi ng la ilaha illallah na ito ay bukal sa kanyang kalooban, ikhlas, meron siyang ikhlas sa kanyang kalooban na tinatanggap niya ang lahat ng kondisyon ng la ilaha illallah, siya ang pinaka maligayang tao sa araw ng paghukom. At sa araw ng paghukom, ililigtas ng iman ng isang tao ang isang tao makakapasok sa impyerno. Sa araw ng paghukom, mayroong mga tao papasok sa paraiso, mayroong mga tao papasok sa impyerno. At ang mga tao na papasok sa impyerno, so lahat ng mga syafa ay mauubos na, matitira na lamang ang syafa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabi niya sa kanyang mga anghel, tignan ninyo kung sino man sa mga tao na nasa impyerno ang mayroong pananampalataya sa akin, mayroong iman, kahit na ito ay kasing laki lamang ng buting o buto ng dates. Ilabas niya siya, ilalabas siya ng mga anghel. At ipag-uutos ulit Allah, tignan ninyo kung mayroon pa sa mga tao na iyan, na kahit kalahati lamang na buto ng dates, okay? Na merong iman, merong pananampalataya na ako ay kanilang Panginoon, ako lumika sa kanila. So ilalabas sila ng mga anghel. Okay? At pangatlo, sabihin ni Allah, at tignan ninyo, kahit butin na lang ng bigas, ang meron sa kanilang puso, meron silang iman, akong kanilang pananampalataya, ilabas nyo sila at papapasukin ko sila sa aking paraiso. Sa hadith ng Propeta Muhammad SAW, ang pinakahuling tao, huling-huling tao, napapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang paraiso ay kasing lawak ng mundong ito ng 10 times na lawak din. 10 ulit ng mundong ito ang pinakamaliit na paraiso. Huling-huling taong papasok sa paraiso. So, paano pa yung mga naunang mga tao na iba't iba ang kanyang kanta sa paraiso? Imagine ninyo ang pinakamaliit na paraiso ay 10 beses na inulit ang mundong ito. Mga kapatid sa pananampalataya Islam, ito po ang tunay na kahulugan ng iman. Dapat hindi po tayo rito magkamali. Dapat hindi po tayo rito maligaw. Ang paghatol sa isang tao na siya ay lumabas sa pananampalataya niya o lumabas sa kanyang iman ay hindi po natin gawain na tayong mga normal na mga Muslim. Ito po ay iwanan natin sa mga malalalim ang kanilang kaalaman na sila ang maghahatol kung ang kanilang ginawa ay lumabas na sa pananampalataya ng Islam. Ngunit ang sabihin mo sa iyong kapatid na ikaw ay lumabas na sa iyong iman ay napakadelikado. Dahil sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi nung mayroong dalawang tao magkapatid doon sa panahon ng mga Israelita. Ang isa ay wala samba, masipag sumamba. Ang isa ay mapaggawa ng kasalanan, walang pananampalataya, sa madaling salita. Hanggang sa isang ito, nagsawa na sa kapapayo sa kanyang kapatid. Sinasabi niya, ikaw ay magsala, pero umaalis yung tao na yun. Ikaw ay sumamba, umaalis yung tao na yun. Hanggang sa nagsawa na yung masipag sumamba na yun at sinabi niya sa tao na yun, wallahi la yaghfirullahu lak, wallahi la yudkhiluka Allahu jannah. Sumpa ko kay Allah, hindi kanya napapatawarin. Sumpa ko kay Allah, hindi ka na niya papapasukin sa kanyang paraiso. Nung namatay silang dalawa, sila'y humarap kay Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa nagsabi na iyon, yung masipag sumamba, sino ang nagsabi sa iyo na siya ay hindi ko papatawarin, na siya hindi ko kaya patawarin. Bagkus, sinabi niya doon sa makagawa ng kasalanan, pumasok ka sa paraiso sa pamamagitan ng aking habag at ikaw ay pumasok ka sa impyerno. Pinangungunahan mo ba si Allah? Sa pagsabi ng isang tao ay hindi siya papatawarin ni Allah. Sa pagsabi ng isang tao na siya ay isang kafir, o lumabas sa kanyang iman, nakuha natin. So ang pagpatay sa isang tao, dahil lamang sa pagsasabi na siya ay wala na sa Islam, sa araw ng paghukom, napakalaki ng kanyang pananakitan. Sila yung mga tinatawag ng mga Khawarij. O sa panahon natin ngayon, sila yung mga Daesh na tinatawag o na yung nasa grupo na ISIS. Nakuha natin bro? Ingat po tayo dyan. Ang isang tao walang kaalaman, wallahi napupunta sa kanyang bagay. Akala niya, nasa tama sila. Akala niya, nasa tama yun. Ang hindi niya alam, napupunta na siya sa punto na nakikita niya na lahat ng mga Muslim na wala sa kanilang grupo ay hindi na mga Muslim. At doon ay gagawa na sila ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha natin bro? So ang isang tao walang kaalaman, napupunta o nahihila ng mga taong nag-iimbita sa kaliguan. Kaya tayo, dapat tayo makasiguro sa ating iman, sa ating pananampalataya, kaya meron tayong lugar na kung saan
pwede natin puntahan kung tayo ay magdadagdag, magsasiliksik ng kalima. So inshallah, hanggang dito na naman po ang mensahe ng khutba. At inshallah, maaari na po tayong lumabas. So wala na po tayong tanong. Subhanakallahumma bihamdik. Shadwala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.